Ako si Pam. Ako si Elia. Ako si Arishel. Kami po ay mga estudyante dito sa SU St. Marie. Please watch and support Reggie Rich TV! Hello guys! Welcome back to my channel. Si Reggie po muli ng Reggie Rich TV. Nakikita nyo na naman po ang pakipagmumuka. Ngayon ay February 12, Saturday. 8 o'clock in the evening, katatapos lang namin sa work. Hindi ko masyadong binidyo kasi napunta ko na yung, nakita nyo na rin naman sa video yung mga pinuntaan ko. Kaya ngayon, ang episode naman natin ngayon, pupunta tayo sa isang Pilipino na gumagawa ng mga pagkain Pinoy. So, nakita ko lang ito sa online, yung Facebook page na ginawa nga ni Sir Robert. Tapos, nakita ko na pupromote yun ng mga Pinoy food. Tapos yun, order ako. So ngayon, pupunta natin si Ma'am Nasha. Order ako ng, ano kaya, in between doon yata in order. Hindi ko alam. Basta kung ano man yung meron doon, bibiliin ko. Tapos ma-interview na rin kung anong pwede natin matanong kung paano siya nakapunta rito. So samahan nyo ako. Abangan natin kung ano yung mga sasabihin niya. Okay? Ano, meron kasi rin akong ano, mga naitanong sa ibang subscriber. Gaya ni Joyda. Joyda, ito, ikaw na naman nabanggit ko. Kasi nagtanong ako sa kanila kung ano yung mga gusto nilang itanong sa mga yung mga nakarating na rito. So, meron na akong mga nakahandang mga questions and tingnan natin kung ano yung mga pwede niya sa mga isagot para at least makatulong sa inyo sa mga dyan sa tao sa Pilipinas na mga naghahangad na makapunta rito sa SU St. Marie. So, at least ito yung isa sa mga una nating interviewin dito. So, samahan niyo ako. Ang weather nga pala natin ay ano, minus 19, feels like minus 19 din. So, yun, medyo may kalamigan ngayon. Actually, talaga na nanigas ng kamay ko kanina sa labas yung nagbahay-bahay kami kanina diyan sa ano. But anyway, halika, labas na tayo kasi kailangan maabutan ko yung bus. At this time, mas maganda to kasi ang bus isa lang at saka malapit na sa kanila. Hindi ka tulad kahapon, ang layo pa talaga nung bus na bababaan ko. Tapos, yun. So anyway, liha, samahan niyo ulit ako. Punta na naman tayo sa bus stop na pinuntahan natin kahapon. Medyo din lang, medyo malayo-layo. Pero yung bababa naman natin, mas malapit naman yung bahay nila doon. O yung tinitira nila. Kaya yun lang ang mga dito kasi talagang pupunta ka talaga sa bus stop eh. Para sumakay ng ano, papunta sa mga gusto mong puntahan. Kung may tricycle lang sana, ano, kaya jeep, no? Okay, abangan natin, pagpunta natin doon. Pa tayo ng bus. So ngayon mga ano na, 8:15. Dati 2 minutes na lang darating na yung bus. Ah, tahimik to. Buti na lang, hindi ga, ano, kahit sabi mo minus 19. Hindi naman mahangin, kaya okay lang. Hindi ka tulad ka po mahangin pa, kaya medyo malamig talaga. A few moments later. Ang problema, 8:17 ang scheduled, pero 8:25 na wala pa. Yun ang problema. Medyo na-stuck tayo ng konti. Ayaw ko ba hanggang ngayon wala pa yung bus. Pero, hintay-hintay pa rin tayo. Ang problema kasi yung bus stop nila, ayun o. Walang nakalagay na number na ano pwedeng tawagan. Hindi ka sa Winnipeg, may number na idadial ka, tapos malalaman mo kung anong oras darating, ganun. Alaman mo kung parating na siya, ganun. Ito wala eh. Diyan pa makaluma pa itong bahay na ito. Hintay-hintay na rin tayo. Baka parating na rin. Ayan, parating ngayon. Ayun ang basa yun. Tapos ano, on demand. Bakit on demand? Grabe, on demand. Dumaan lang. Hindi pa pala yung basta. Talagang maghihintay pa ako ng another trip. Kasi susunod 8:47 eh. Grabe, ang tagal ko naghihintay rito. Yun, yun. Nalaman ko, nakausap ko si Brother Randy Caronan. At sabi niya, pag weekend pala ay mahirap ang bus. Kaya pala ganun. Hanggang ngayon, wala pa yun. Dapat may schedule eh. Pero sabi niya, iba raw pala ang bus pag weekend. May on demand. Parang binubok mo pa. So, heka.
mag-yoyoride na lang tayo kahit mahal kasi nakakahiya doon sa kausap ko. Pala, pag pala weekend, meron pala dito tinatawag na on-demand na bus na para pa pinapabook mo pala ang ano kaya hindi mo na kailangan maghintay. So yun, alaman ko lang. Buti pala nag-PM sa akin si ano, si Brother Randy talaga. So ngayon, isa sa mga interview na tatanong natin kay Ma'am Nasha, yung pupuntahan natin para ma-explain din sa atin yung sistemang ganun para alam ng mga tao na kung paano yung ganung sistema. Kasi ako hindi ko alam yun eh. Sabi ni Peg, wala kaming ganun eh. Kaya yun ang isa sa mga tatanong sa atin pagdating natin doon sa kanila. Pero ngayon pala nagpapasalamat na ako kay Brother Randy kasi buti nag-text siya. Tapos sabi niya, bro, ano, halika, puntahan kita dyan sa dinner at atin kita doon. Kaya ngayon pala, Brother Randy, marami sila talagang hulog talaga ng ano. Kasi para bang hindi talaga ako pinababayaan ng Panginoon. Bigla, timing talaga, nag-text siya. Tapos sabi niya, suntahan na lang kita dyan. thank you talagang hindi talaga ako pinababayaan ng Panginoon, niniwala talaga ako na lagi siya nasa tabi ko. So yun, abangan nyo na, tapos papa-explain natin kung paano yung ginagawang ganun. Yun. Si Brother. Ito na si Brother Randy, talagang sino, na nag-unjok mo na, no? Parang talagang tinawagan na, talagang timing, no? Ang galing. Mag-mag-mag-mag-mag. Sa akin yung on-demand, yan, tama-tama, dito si Brother Randy, yan ha. Yung bus service natin pag weekend, Sault Ste. Marie on-demand, Saturday, Sunday, para siyang bali, ibubook mo siya, para siyang Uber. Uber, oh. Okay. So yung dumaan kanina, hindi ko kapansinin talaga nun. Hindi ka papansinin nun. Puno, ang laki ng bus na yun, tapos walang laman-laman. Hindi ako pinansin, grabe. Tapos yung ilalagay mo rin yung pick-up point mo dun. Tapos ilalagay mo din yung drop-off mo. Kung saan kanya idadrop. Idadrop ko niya talaga dun sa So yung laking yun, idadrop niya kahit isang tao lang? Oo, kahit isang tao lang. Oh, grabe. Tapos magkano bayad? Same din. $3. Okay. So para lang kalaban, para kinalaban lang yung U-Ride, pero malaki. I mean, mura lang, no? Tapos, may kailangan ng apps ba yun? Kailangan ng apps yun, no? Yun ang hindi ko alam. SSM, yun. Kailangan daw pala natin. So, yun, may natutunan ako ngayong gabi kay Brother Randy. Saturday, Sunday yan. O, tuwing Saturday, Sunday pala, pag pupunta ka, pag gusto nyo lumabas, especially sa gabi, yun, may da-download daw ng apps, tapos, $3 lang din. Tapos susunduin ka kung nasaan ang pick-up, pero sa bus stop din ang pick-up points. O sa mismong bahay mo. Yung sa akin kasi mismong mismong sa bahay ko. Wala, hindi siya sa bus stop. Di maganda, para talaga siyang U-Ride, no? Oo. Kaya pala sa bus stop. Tapos, along the way, pag may nag-book din, tapos hindi ka pa nakarating doon sa pupuntahan mo, pipikapin niyo muna yun. okay. So medyo konting meron din siya. Okay. Eka, saglit, alam mo na pupunta natin? Hindi ba? Ano to? 962 Pines. Ako nga, 962 Pine Street. Basta pumunta rin dito. Talaga. Okay rin ito si Brother Randy. Kaya talagang, natutuwa talaga ako. Talagang para talaga akong may angel lagi. Lagi. Hindi, sabi ko kasi marami akong kwentong ganyan. Ako po, alam mo lang. Talagang hindi ako pinababayaan ng Panginoon talaga. Grabe. Kaya patatid mo. Yan, dito na po kami. Maraming salamat po kay Brother Randy talaga. Sobrang ako nagpapasalamat talaga. Hulog to ng langit talaga. Why? Ito po, si Ma'am Nasha. Yun ang nagatid sa akin. Si Brother Randy. Taga, mga Pinay din. Oh. Hello po. Yan, si Brother Randy. Thank you, brother. Thank you. Hi. Pas- okay lang video ko, ha? Yes, po. Ayan. Dugit tayo sa Sige lang.